Yes, tumating na. Ito na yung inaabangan natin. Inaabangan natin na side shot. So, buksan natin. So, walang kaingay-ingay dito sa ngayon kasi gabi. Alas 11:30 na yata. So, bago ito buksan, maraming salamat kay, ano, kay John Brent. Yes, Sir John Brent. Siya yung maker ng side shot dito sa Pilipinas na sobrang quality. Tsaka, hindi siya nalalayo sa mga brand na imported. Ito na. Unboxing. So, ito. Sponsor niya sa akin to. Kasi madaming nagre-request sa video ko na walang side shot. Ganun. So, ito. Napakadaming foam. Wala. Ito, foam lang to. Pang label sa ano. Pero yung box, nyupi. Ito. Palabuksan. Unahin natin to. Siguro kung ito. Ito yung pellet na in-order ko. Ito talaga is in-order ko. So, wala na akong pellet. Yung slug na in-sponsor din sa akin ni Moon Slug. So, shoutout din kay Sir Moon Slug. Hindi ko pa nakuha sa LDC. So, baka bukas siguro kukunin ko yun. Para matest na. Ilang pack yun. Madami yan. Nasa 4-5 siguro. Hindi ko na matandaan. Pero ito, JSB to. Ito yung i-compare natin sa 18.1 na JSB tsaka sa 18.1 na slug ni Moon Slug. Yun yung bago niyang slug na gawa. 18.1. So, tingnan natin kung saan yung mas accurate sa long range. Ayan. Ito. So, ang bait. Ang bait ni Sir John Brent. Talagang nag-sponsor siya sa akin ng side shot. Kasi yung mga video ko, walang side shot. Walang side shot yun halos lahat. Yung side shot, yung scope cam nung dati, yung sa mga video kong nauna, yun na ginawa ko lang. So, medyo mahirap yun kasi yung ano niya, yung mount niya, tsaka yung cellphone ko medyo mabigat. Kaya, hindi siya ano, fit. Ano. Sakto-sakto, walang yupi. 18.1, so tabi natin niya. Ito yung highlight natin. Dito ako na-excite kasi gusto ko ito subukan talaga. So, ito ang side shot na to. May demo siya sa kanyang YouTube channel. Tignan niyo dun ang demo nito. Sir John. So, ito yung YouTube channel niya. Screen. Maglalagay ako ng link sa description para matignan niyo yung buong channel niya. Kasi doon niya tinetest sa channel niya yung mga ginagawa niya pagkatapos niyang gawin or pagkatapos na mabuo yung ito yung side shot. Doon niya tinetest yung side shot niya. Sidekick pala to, hindi side shot. Sa US pala yun ang brand. So ito yung sidekick kick. Wow, ganda. Oh. Yan. So, ito may ring para dito. Adjustable. Napakaganda ng lens, oh. Yan. Wow. Wala ako masabi sa quality ng glass. Yan, oh. Alas parehas lang.
Ano. So ito, na-customize ito sa depende sa scope ko. So ang sabi niya, ito grabe. So sabi niya sa akin, customize ito para mag-fit dun sa scope ko. Kasi yung scope ko hindi siya gaanong parang normal na basic lang. So ang ginawa namin, dito namin nilagay yung ring niya instead na dapat dito. Ito yung knob ng scope. Dapat dito yan. So, ang sabi niya, so dapat dito raw sa pinakamalapit. So, ang ginawa niya, sa pagkakaalam ko, ito is isa lang dapat. So, ginawa niya ang dalawa para mas matibay daw, sabi niya. So, napaka solid pala nito. So, ito, gawa ito sa 3D na printer. So, lahat ng cut na to is talagang naka-calculate talaga. Napaka-accurate. So, itong adjustment niya. Ito yung magandahan ko kasi dalawa. So, kahit na siguro isa lang, makapit na yan. Pero mas maganda pag dalawa. Maganda siya tignan. Ayan o. Parang compact lang siya. Ayan. Kakabit na natin ang cellphone. Ito yung adjustment niya. Ito, sa clip. Ayan. Pataas. Tapos yung isa, ito. Sa baba, ito. Wow, ayos ah. Lalagay natin ito. Bakas siya. Ayan. Kasi na siguro. Ito. Ayan. Alak muna natin ito. Sa taas. So, tignan nyo malayo. Ito. Ito yung camera. Sa kamay ko. So, dito tayo mag-adjust sa likod. Ito. Itong knob na to. So, i-loose lang natin. I-loose lang natin. Tapos, iangat. Boom. So, yan. Kita nyo, hindi pa siya, ano, naka-center. So, dito tayo mag-adjust taas. Ayan. Ilock muna natin sa baba. Pag na-center na natin dyan sa baba, yan o. Yan. Pag naka-center na yan, ilock na natin. Wait lang. Ito, ilock natin. Nakalock na. Center na ba? Ito. Ito natin mag-adjust. Dito, kulang pa, kulang. Ayan. Lock natin. Tapos sa baba ulit adjust tayo. Dito. Ayan. Ayan. Nasa baba. Iangat natin ng konti. Ayan. Ayan. So ilock natin dito sa baba. Ito. So hindi siya gaanong katulad ng iba na parang mabilis lang malos. So ito matibay. Ayos. So yan. Ito yung kamay ko. Ito. Yan. Ito yung kamay ko. Dito yung makikita. Yan. Yan yung tsura niya. Maganda diba? Yan. Side shot. Yan. Napakalupit. Napakatibay ito na plastic. Hindi ko alam kung anong type ng plastic ito, pero matibay siya. Tsaka magaan. Yan. Ang price nito sa
Kasi dati nasa 4 plus lang yung mga nauna niya, yung mga first model niya. So hindi pa gaano pulido yon. So ito mas pulido na to sa ngayon. Ito yung hybrid niya na model. Ito yung 2021 model. So ito yung hybrid niya. Ang price nito is nasa 6,800 yata. Hindi ko lang ang matandaan. Pero 6,000 plus. Pero kung gusto niyo siyang i-confirm na yung price niya, pwede niyo siyang i-PM sa Facebook page na to. Ito. Yan. Thank you and shout out kay Sir Brent sa pag-sponsor nito. Malapit. So may kasama siyang ring. Yan. Just in case na hindi siya magsakto sa yung eye focus niya dito yung sa loob dito. Yan. Yan. Dito sa loob. Pang-adjust sa mata. Ang distance ng scope sa glass. So yun lang. Malapit.